Huli guys, ano ka ba college at yung channel sa mga palang aras lahat? Kasi nakapag-share naman tayo ng ideas sa inyong motorcycle. Patris Vlog ay isang Rossi na 100 yan po guys, na web type, ay nagkakaroon ng problema sa kanyang motor. So sabi ng owner, ito ay hinila kahapon at ngayon ko lang nagawa ng video kasi nabisi ko kahapon sa STX yun guys, yun. Yung motor na yun sa malayo, yun ang tinrabaho kahapon at nagkakaroon ako ng oras na matrabaho at matrabaho itong motor ito at makapag-upload. At masyon na rin sa inyo ang talag-idea na rin kapag maka-experience yung motor ng ganitong senaryo tulad ng Rossi na 100. So ang problema ng kanyang motor guys ay kapag binirit itong accelerator ay namamatay ang makina. So in-interview ko si Bossy muna kahapon siya para magkaroon tayo ng idea kung anong nangyari sa kanyang motor. Sabi niya daw ay bigla na itong tumirik sa malakas na ulan. So hindi niya sinabi na nilusong sa baha ang kanyang motor. Pero may idea na rin tayo kapag ganyan senaryo kasi guys. Kapag galing sa malalakas na ulan yung motor, so ginagamit nyo, biglang tumirik, may possible na may problema sa carburetor, mapasokan siya ng tubig. Ang ginawa ng owner muna ay pinalitan ng bagong spark plug. Checkin natin guys, itong sinabi ng owner kung bago na ba ang kanyang spark plug. Bago nga guys. So at kinuha ko naman ang kanyang naunang spark plug. Kasi ang hinala niya ay spark plug kasi parati daw siya nagpapalit ng spark plug ng kanyang motor noong mga nakaraang linggo. Kaya ang hinala naman niya ay spark plug na naman. So ito yung itsura ng spark plug guys. Kita nyo man, basa rin ng carbon. Kaya may possible na spark plug ang problema ni Bossing. Pero na pinalitan ni Bossing ng bagong spark plug ay ganun pa rin ang senaryo kapag binirit niya yung accelerator, iniga yung accelerator. Ito guys, binigaan niya. Ay namamatay talaga ang motor at ayaw umandar. Hirap pa andarin. So since bago na yung spark plug, at yung motor niya pala guys, sinila ito kahapon, nakabaklas na yan, wala na yung fairings. Yeah, so, kaya pag ba-vlog natin, ay wala na siyang fairings. Automatic nakabukas na siya at hindi natin mahirapan mag-troubleshoot. Since na palitan na ni Bossing ng bagong spark plug, ayaw pa rin. Pangalawa, umandar yung motor ni Bossing at biglang umatay, so okay yung compression. Kasi kapag loss compression kasi guys, automatic, paralisado talaga ang motor, hindi na talaga yan naandar kapag loss compression. Kung sa sitwasyon ni Bossing, umaandar pag binirit yung accelerator, pero namamatay. Try nga natin kung mapaandar pa natin. Kasi kapot, pinilit ito ni Bossing dito, napaandar rin, ay aandar siya. Pero pag pinigang accelerator, namamatay naman ang kina. Try nga natin kung mapaandar natin tulad ng sinabi ni Bossing kapot kasi nalipasan ito ng isang gabi dito sa shop. So on mo natin yung accelerator, ignition switch, off natin, on natin ulit. Then guys, umingilaw nyo yung neutral light niya, tingnan nyo. Pero ayaw na umandar ka ng motor. Ayaw talaga guys. Ayaw talaga. Ayaw na ayaw. So may idea na tayo guys. Kasi pinalitan ng bagong spark plug. Ayaw umandar. Tapos ang compression okay naman siya kasi umandar. Ang gawin natin, i-check natin yung carb niya mismo. Dito. Kasi may nakita ako sa kanyang breather. Dito. Yan. Is naka-open siya. May possible na hindi sinabi ni Bossing na naapawan ng tubig ang kay carburetor. Ang sinabi lang niya ay biglang tumirik nung malakas na ulan. Since nakita natin na walang breather hose, may possible lang dito pumasok ang tubig. Kung matay ng planggana, sa makita natin kung may tubig ba talaga ang carburetor ni Bossing. Kasi kapag ganyan scenario guys, kapag tubig na pumasok sa ating bowl, yun talaga ang mangyari sa ating motor. Kapag binirit yung accelerator, namamatay siya. Bakit? Kasi yung tubig is hindi acceptable sa ating cylinder head. Hindi siya maka-burn out. So kapag natitake over ng tubig, yung gasolina, yun talaga ang mangyayari. Aandar siya bigla, ay andar siya, pero pag pinihit yung carburetor, cylinder, namatay naman siya. Kasi nga is ang kinakailangan ng cylinder head ay gasolina. Since nag-take over na yung tubig. So para makonfirm natin, syempre yung carburetor is meron siyang drain plug. Hanapin lang natin. So yun guys. Ito. Yan. So kapag makita kayo ng maliit na, yan guys. Yan. So, pit niya lang pa, counterclockwise. Yan, tigas pa. Check natin, silalim. Kung may tubig ba. Sana, ito ang ating hinala. Uy, yun, confirm. Yun guys, ito ang ating hinala. Natubig talaga ang dahilan. Bakit ayaw umandar yung motor rebosing? Pag pinit ang selenyador, anda sa kaunti, pero namatay. Yun, ang daming tubig. So, i-dry natin siya hanggang mag-take over na yung gasolina sa kanyang planggana. Since tubig pa lumalabas. Yan, unti-unti na siya nagkukulay, pink.
Yan, ibig sabihin na take over ng gasolina sa palanggana at ubos ng tubig sa kanyang karburador. So, lock na natin yung drain plug ng carb. Try nga natin kung mapaandar mo natin itong motor ni Bossing. Sana hindi tayo mapahiya na totoo ang ating hinalaan ng tubig ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon ang motor ni Bossing. Extract nga natin. Ayaw talaga. Try natin. Malapit na, malapit na. Ayaw talaga guys. Ulitin nga natin, baka marami pang tubig. Ayaw mo cooperate eh. So try natin. Drain ulit natin. Kung meron pa bang tubig na lumabas. Yan guys, wala na palang pundo sa kanyang bowl. Kaya ayaw umandar ang motor ni Rosie. Ang gawin natin, syempre, since wala nang tumagas sa gasolina, kasi mo nagkaroon ng airlock dito sa kanyang fuel cap. Buksan na natin ng kaunti para mawala yung vacuum. Yan. Baka na airlock. Nasubrahan ng tagas. Yan guys, tumagas na siya. Kasi na airlock eh. Yan, try natin. Maya-maya, palagyan mo natin ng bundo ang kanyang bowl. Buksan natin ulit. Ayaw talaga, guys. Ayaw talaga. Buksan natin ulit ang kanyang fuel cap. Yun. Walang pundong gasolina sa kanyang motor. Buksan natin ang kanyang upuan. Check natin kung mayroon pa bang gasolina ang motor ni Bossing. Baka ubos na rin yung gasolina niya. Yan guys. Walang gasolina ang motor ni Bossing. Double dead. So ang gawin natin, siyempre, hintayin muna natin yung owner na bumili ng gasolina. Saka natin ang paandar. Since nakita natin ang problema ni Bossing ay tubig. So yan, tubig. Ang problema ni Bossing isa ay walang gasolina yung tanke niya. Ayos. 2 hours later. So ito na guys, nakabili na kami ng gasolina. Ayan, kabili na si Bossing. So shout out kay Bossing. Siya po ang owner ng motosiklong ito. So lagay mo ng gasolina, Bossing. Lagay mo na. Kirahan mo ng kaunti para meron tayong panghugas ng kamay. So yan. So yan po si Bossing. At umulan na naman sa amin guys, yan. Ilang araw na itong umulan sa amin, magit 4 na araw na. Yan. Most na isang nakarang araw, 2 beses malakas ang ulan, nagkaroon na pagbaha sa aming lugar, may mga bahaging iliya sa aming lugar, nagkaroon ng landslide. Wala pong bagyo, nangangulugan na LPA lang, nasa mga lower pressure area lang kami. Yan, maya-maya muna, pandarin muna natin ang motor ni Bossing. Since na, yan, umandar na. Yun. Excited si Bossing, hindi nakapaghintay sa akin signal. Yan, one click. So, ibig sabihin guys, na-confirm natin na ang motor ni Bossing ay napasukan ng tubig. Yan. Since mag-ilang araw na rin umulan sa amin, at natataon napasukan ng tubig ang carburetor ni Bossing. At nilagyan ko na rin ng hose yan guys, yan, dito sa breather. Para din mapasukan ng tubig ang motor ni Bossing. Yan. Patayin natin ang motor ni Bossing. Yan. So, since na-confirm natin na problema ni Bossing ay tubig at masaya na si Bossing. So, yan guys. Hindi siya makapaghintay. Nakapaghintay sa aking signal. Pinaandar niya agad. So, yan muna guys. Sa araw na ito. Sana sa video ko ito kapag test ko yung motor ng pasukan ng tubig at sinasawsaw mo sa baha ang iyong motor or malakas na ulan, may possible na tubig lang ang problema ng motor. Maraming salamat. Laging panoorin na aking channel. As always, laging mag-inspire niyo. God bless.